these cases ba, Kuya Mark, pwede bang maging liable yung sublessee sa lessor? Ang sublessee, actually, ang sublessee, ang kanyang contractual relationship is only with the lessee. For example, si Pedro, ayari ng property, pinaupahan niya ni Juan, tapos si Juan, pinasublis niya ni Maria. Ang tanong dyan, si Maria, may relationship ba ni lessor? Wala silang relationship. But, still, the sublessee, ang kanyang pag-occupy ng property, nakadepende kasi yan ni lessee. So, ibig sabihin, pwede pa rin idemanda ni lessor ang nag-sublease sa property. Ang tawag kasi dyan sa mga ibang yung mga kaibigan natin, kabit system. When say kabit system, hindi yung kabit na may concubine paramour. Ang ibig sabihin kabit system, pinaupahan mo ang isang si Juan, pinaupahan ni Juan ni Pedro ang property. Si Pedro lang ang lessee. Pero ang ginawa ni Pedro, nagkabit system siya. Pinaupahan din niya ng ibang mga tao yung bahay na wala namang pahintulot ni lessor. So yun ang ibig sabihin ng kabit system or subleasing. Hindi bawal yan kung hindi na pinagbawal in a written contract under the terms and condition of a written contract. Tsaka ang nangyayari dyan, mas mahal pa yung bayad ng sub... Sublessee. Parang nagkumita pa yung... Si Pedro, pinaupahan niya ni Juan ng 1,000 per month ang isang kwarto. Ang ginawa naman ni Juan, pinaupahan niya ni Maria ng 5,000. Kumita pa siya ng 4,000. Grabe. So pwede yung ganun. Kung hindi pinagbawal, pwede. Kasi sabi ng batas, as long as hindi pinagbawal in a written contract under the terms and condition of the contract, hindi pinagbawal, ibig sabihin, valid. Pag valid, so that's business. At saan daming gumagawa? Daming gumagawa dyan. For example, si Pedro, pinaupahan niya yung building niya kay Juan. Si Juan naman, pinaupahan niya ni Maria. So ganoon, ang tawag doon subleasing, hindi bawal yan except pag naka-indicate sa terms and condition of the contract of lease na bawal yan. Laway lang ang katapatan, no? Agent, mga agent, ganoon. Okay. Mga ganoon. Nagbibenta ka ng property, ikaw yung nasa gitna. So kikita ka na lang. Kumita. Laway lang ang pupunta. Middleman.